Kamusta tropang kalapatids? Ako si Mac ng Maclone Brothers. For today's video mga tropang kalapatids, pag-usapan natin yung isa sa pinakamahalagang bagay sa pagkakalapate. Kung gusto niyo yan mga tropa, please keep on watching. Welcome back mga tropa. Ang pag-uusapan natin, sabi ko nga, yung isa sa pinakamahalaga sa pag-iipon, sa pagkakalapati natin mga tropa. Ano ba to? Pag-breeding, dapat healthy yung mga breeders and yung mga mahalagang bagay. Kwento muna natin yung mga mahalagang bagay bago tayo sa pinakamahalagang bagay na sinasabi ko mga tropa. Siyempre, unahin natin sa breeding natin. Yan, diba dapat condition sila bago natin isa lang. Tapos, pagka mga nasa flyers na yung mga inakay, bago natin turuan, kailangan nakapag-viewing. Ayun yung mga isa sa mga basic na makakalagang bagay sa pag-iibon. Pag-raise na, kailangan makakondisyon natin mabuti. Lalo na pag mga 7 laps yung karera. Ang pinakamahalag, ang mga mahalaga dyan, dapat makondisyon ulit natin sila para sa susunod na karera. Lalo na yung sabi ko nga, 7 laps yung karera. North race natin. Di ba, mahirap mag-condition. Dapat, pagdating pa lang ng ibon, kinabukasan, nakukondisyon na sila. Yun yung mga mahalagang bagay pagka nasa karera na tayo. Tapos, sa breeders nga, di ba, sabi sa inyo, healthy. Yun yung mga mahalagang bagay. Ano pa yung isang sinasabi kong pinakamahalagang bagay, mga tropa? Ito ang pinakadapat, mga tropa, kalapatids, ang meron kayo. Ito dapat ang ginagawa nyo, mga tropang kalapatids. Ang pinakamahalaga, mga tropang kalapatids, sa pagkakalapate, ito yung opinion lang namin para sa amin kasi ito yung nakikita ko talagang pinakamahalaga, mga tropa. Yun yung observation, mga tropang kalapatids. Yung observation nyo sa kalapate nyo. Paano yung observation mo? Sinasabi ko. Ganito, mga tropang kalapatids, salimbawa sa breeding, ito. Nabibigaw kayo ng example, mga tropa. Halimbawa sa breeding, ito makikita na naobserbahan ko medyo hindi pantay yung laki ng inakay namin mga tropa. Ayan, awalisin ko lang magulang. Ayan o, mas maliit yung isa pero na-estimate yan kung napapansin nyo. Ayan, di pantay mga tropa nga lapatids. Ayan, diba? Ayan, naobserbahan natin hindi pantay yung laki ng inakay mga tropa. So ano ang kailangan natin? Pagka-observe natin yan, gagawa na tayo ng remedyo mga tropa kalapatids. O kaya, paano remedyo? Kasi pagka ganyan minsan mga tropa, ang kailangan gawin, bigyan nyo ng dalawang pugad. Tapos, maghiwalayin nyo yung dalawang pichon para masubuan. Subukan yun mga tropa, ginawa namin. Eh bakit sabihin nyo, hindi namin ginawa sa amin. Ang isang remedyo na ginawa namin, kasi yun yung una. Yung tulungan sila mga tropang kalapatids, yung pagsusubo ng magulang nila, tinutulungan namin mga tropang kalapatids. Ito, may ready kami lagi. Ito, mayroon kaming mga durug na mga patuka, mga purina. Yan ang pagsusubo namin mga tropang kalapatids pagka hindi magka-laki yung inakay. Nangyayari talaga yung mga tropa kasi minsan mas malakas yung isa na siya yung laging gusto magpasubo. Doon lang napukunta yung pagsusubo nung inak ng magulang sa isang inakay. Pero pagka nagkahabol na yan mga tropa, tingnan nyo, magiging 1 week, i-update namin kayo dyan. Magkakapantay na yan pagka may balahibo na mga tropa. Yung diba, observation. Sa breeders pa lang yung mga tropa, diba? Ibig sabihin, pag may na-obserbahan na tayo, dapat gumagawa na tayo ng paraan, gumagawa na tayo ng remedyo para maayos yun. Sa breeders pa lang yan. Yan pa lang yung mga una, mga tropa. Tapos, ang pinakamahalaga natin, syempre, diba pag breeders yan, healthy na, naadala natin sa flyer stock. Ano pa ang pinaka-obserbahan pa natin, sir? Doon sa ano? Ano pa ba kailangan obserbahan? Ang kailangan natin obserbahan, mga tropa, pagka sa mga kalusugan naman ng ibon, mga tropa, kailangan pagka bumahing yung ibon mo, pupuntahan mo na agad, check mo na agad dyan kung mga di na healthy, kung may naging sakit, para
magamot na agad natin, ma-prevent na natin na magkasakit siya na malala. Kasi kung di natin na-obserbahan ng kalusugan ng kalapate, lalala yan ng lalala. Pag makikita na natin, pag sobrang lala na, yung talagang nandun na lahat ng sintomas. Mahirap nang gamutin niya, mga tropa, kaya sabi ko sa inyo, pinakamalagang observation. Kaya tingnan nyo ang mga nagpapanarong ipon, mga tropa, kung napapansin nyo. Yung mga tutok talaga, yung mga nagkakalapate, yung mga pansier na yun talaga yung hobby nila, yun yung lang mismo ginagawa nila, di ba? Mas nananalo sila, lalo na yung mga may lopman, syempre. Kasi nga, minuminuto, sigusigundo, nandyan yan sa lop nila, sa breeders, sa flyers, dyan lang nagtatambay yung mga tropa. Kaya pag may nakita silang may isang parang lumata ng tingnan, kukunin na nila yan, i-check na nila yan, baka i-quarantine pa nila yan ng mga isang araw para ma-obserbahan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga tropa kalapatis na napakalaga ng observation. Parang ikaw, ito yung pinakamahalaga sa pagkakalapate. Lalo na sa pagka nagkakarera na tayo mga tropa kalapatis. Kasi pag nagkakarera na tayo, lalo na derby na, yan ang pinakamahalaga din, observation. Obserbahan natin yung mga droppings nila. Kasi dyan natin makikita yung kung napalit na ba yung condition nila o kailangan pa. Dahil sa observation mga tropa kalapatis, kahit hindi natin sundin ng mga ano yung daily program nyo, ano kailangan sunod-sunod na bigay. Hindi mga tropa, kasi dyan nga yung sinasabi sa iyo na pagka na-obserbahan nyo kung ano yung kailangan nila, yun lang yung ibibigay natin mga tropa kalapatis. Nagigits yun? Kasi kung kayo, nakatutok lang kayo ang mindset nyo mga tropa kalapatis, Lunes, kailangan natin mag-antibiotic. Martes, kailangan mag-flashing tayo. Dapat ganito. Yung may daily program na tayo, nasa isip natin. Eh, hindi natin na-obserbahan yung ibon. Hindi naman pala yun ang kailangan. Ang kailangan pala, medyo gamutin pa. Tayo, nagko-condition na. Ang kailangan pala ng ibon, recovery period pa lang pala ng ibon. Diba, nagigits yung mga tropa na minsan, dahil sa hindi natin pag-o-obserba sa kanila, nagkakamali tayo sa mga bagay-bagay mga tropa. Pero kung na-obserbahan natin sila, nabibigay natin kung ano yung mismo kailangan nila, lalo na sa mga pagkukondisyon, sa gamutan, diba? O pag may sipon yan, o bigyan na natin ng gamot agad. Diba, binibigay namin mga tropa kami, binibigay namin pang ano, kasi doon kami sanay, kundi until doxilac mga tropa kalapatis, yan binibigay namin. Nagkakalahati lang kasi pang manok yun. Yan, pagka medyo ano yan, bumahing yan, check na agad natin. Pag medyo naging ano, wet yung mga ilong nila, yung parang basa-basa, check nyo na, baka may sipon yan. Diba? Sa konting observation nyo na yon sa mga ganun, naiwasan nyo na mapalala yung sakit ng ipon. Kasi, mape-prevent nyo na yung pang mabibigyan nyo na agad ng kailangan nila mga tropa. Ayun ang pumapasok yung observation mga tropa kalapatis. Sana nagigets nyo yung sinasabi ko na ito talaga yung pinakamahalaga mga tropa kalapatis. Dahil talagang pagka kayo, hindi naman natin masisisi kahit kami. Hindi lang kami nakatutok sa ibon dahil quarantine tayo. Pero pagdating ng mga may pasok na ulit ng trabaho na, hindi ganun kaganda yung nagiging observation namin sa ibon. Minsan nakikita natin, ay sakit na kasi ako, 1 week akong staying sa Manila pag may trabaho mga tropa kalapatis. Ngayon tayo nakakapag-stay dito sa bahay dahil quarantine. Kaya minsan, talagang pagkandino nyo natin na-obserbahan yung ibon, lalala yung kondisyon nila, doon na yung papasok yung mga kung ano-anong sakit. Eh kung sakit pa lalo yung hindi natin na-obserbahan, nasa flyers, okay, nasa breeders club. Siyempre, mas lalo na yung nasa flyers kasi sila sama-sama. Pag may hindi, may magandang kondisyon dyan, may sakit yun dyan, pag di natin nawalay agad, di natin na-obserbahan na may sakit pala siya, magkakahawa-hawa na yan, damay na lahat mga tropa. Diyan na tayo masisira, sira na yung isang season natin, pagka nahawa lahat nung flyers natin mga tropa kalapatid. Yun, sana nag-gets yung explanation ko ngayon, yung tungkol sa observation mga tropa kalapatid. Kaya mga tropa kalapatid, sa tingin nyo, ano yung pinakamahalagang parte ng pag-iibon natin? O ano yung pinakamahalagang bagay sa pag-iibon natin? Sang-ayon ba kayo sa akin na observation? O may iba pang bagay mga tropa kalapatid? Siyempre kasama na yung mahalaga dyan yung good line yung ibon natin. Eh kaso kahit pa good line niya, kahit mga champion yung breed natin,
mga talagang nananalo lahat yan. Eh kung hindi natin maobserbahan ng nagkasakit yan, wala na pala sa kondisyon, inilaban natin, mananalo ba yan? Tingin nyo mga tropa? Diba hindi? Kahit ba ganun kagaling yung lahi nila, tapos hindi naman siya ganun kahenti kasi hindi natin naobserbahan, may sakit na pala. Minsan kasi mga tropa, may sakit yan ibon sa loob. Hindi agad tumalabas yan. Kala nyo, healthy. Tapos yung pala, may sakit. Ito, bibigyan ko kayo ng mga tips paano natin maobserbahan yung mga ibon. Ito yung mga oras na dapat natin silang inoobserbahan. Una, mga tropa kalapatis, pag nagpapatuka tayo, yan yung naobserbahan. Pagka medyo may hindi sumabay sa pagpapatuka nyo, mga tropa kalapatis, kunin nyo na siya, check nyo na siya. Karaniwan dyan, check nyo, ibukan nyo yung bibig. Mamaya may kanker. Kasi hindi siya sumabay ng pagtuka eh. O kaya, baka may sipon yan. Diba? Makikita nyo malatayan. Kaya yung feeding time nyo mga tropa, hindi yung basta magpatuka lang kayo. Ang kailangan natin dyan, habang nagpapatuka kayo, i-check nyo yan isa-isa. Babantayan sila hanggang makatapos. Doon nyo makikita na healthy sila lahat. Tapos sunod mga tropa, pag nagparonda tayo, ang unang bababa, tapos hindi naman sila ganun dati. Mapapansin nyo yun eh, kung biglang baklas yung ibon, tapos baba agad. May iniinda yun mga tropa, baka may sakit yun o kaya something. Kaya obserbahan nyo yun. Yun yung pangalawa mga tropa. Yun lang yung pinaka dapat nyo obserbahan pagka ano, nagpapatuka kayo, saka nagpaparonda. Doon kailangan makikita kung sino yung may iniindang ibon mga tropa. May iniindang sakit yung ibon mga tropa. Yan mga tropa kalawad, sana marami kayo natutunan. Kung naniniwala kayo sa sinabi ko na observation yung pinakamagay na mahalaga sa pag-iibon, like nyo yung video mga tropa kalapatids. Pero kung meron pa kayong suggestion kung ano pa yung nasa isip nyo na mahalaga, comment down below mga tropa para mabasa namin, mabasa na ang mga ibang katropa natin. Yun lang mga tropa kalapatids, maraming salamat sa mga bagong subscribers. Like nyo yung video, share nyo na rin to sa Facebook para mabuto tayo sa 10,000, magsimula na yung raffle natin. Yun lang mga tropang kalapatid, salamat!